Okay, so may bagong budget phone na naman ng Humidigy. Ito yung Humidigy A11. At kung matatandaan nyo, last time sinend nila sa atin yung Humidigy A9 at isa yun sa mga panalong phones under 5,000 pesos. So itong A11 ay medyo mas mahal. 5,890 pesos yung 364 variant at 6,890 naman yung 4128. Kaya ngayon, titignan natin kung panalo rin ba to para sa presyo. Okay, so sa loob ng box, bubungad ka agad sa atin yung phone. Pero itatabi muna natin yan. Uunahin natin yung mga accessories na kasama. Meron tayo ditong SIM ejector, user's manual, kulay pula na USB Type-C cable, isang 10-watt charger at isang jelly case na naka-install na out of the box. So eto na yung Humidigy A11 at dalawang kulay na pwede nating pagpilian. Mist blue yung isa at itong frost gray na may pagka-dark blue ang itsura. Pero ang una ko talagang napansin dito ay yung pagkakahawig niya sa mga iPhones dahil dito sa iconic na flat edge design. Sa pagkakaalam ko, una natin itong nakita sa iPhone 4 at ibinalik ng Apple yan sa iPhone 12. So may pagka-premium talaga ang dating nitong Humidigy A11. Meron tayong malaking Beyond Dreams na text dito sa likod at kahit na ganyan, malinis pa rin itong tignan para sa akin. Hindi rin kasi sobrang laki tulad nung Dare to Live slogan na nakita natin sa Realme 8 series. Kaya naman hindi may pagkakaila na sobrang ganda ng design nito para sa isang phone na wala pang 6,000 pesos. At kahit yung mismong materials na ginamit, panalo din. Well, walang nabanggit na Corning Gorilla Glass Protection ang Humidigy dito, pero gawa sa metal yung frame at gawa din sa glass yung likod na may matte finish pa kaya hindi reflective at hindi rin gaanong mahahalata yung mga fingerprints natin dyan. At speaking of fingerprints, side-mounted na rin ang fingerprint scanner nitong A11. Mabilis naman, konting delay lang, at maayos din itong nababasa yung mga daliri ko. Ito na rin yung nagsisilbing power button, at katabi nito yung volume rocker. Sa taas meron tayong headphone jack, sa baba nakalagay yung microphone, loudspeaker, at naka-USB Type-C port na rin na nakakatuwa dahil bihira lang natin makita yan sa mga phones at this price point. Sa kaliwa naman nakalagay yung SIM tray na pwede nating lagyan ng dalawang SIM cards at isang micro SD card. At isa pa sa mga pinaka nagustuhan ko dito ay itong customizable na shortcut key. Ito yung tinatawag nilang smart key at pwede tayong mag-set dito ng hanggang tatlong functions. Single click, double click at long press na sobrang useful para ma-access kaagad natin yung mga apps and features ng phone tulad na lang ng flashlight. Now medyo mabigat itong A11 at medyo nakakapanibago din dahil matagal-tagal na akong hindi nagkakaroon ng phone na flat ang gilid. Mararamdaman kasi natin dito yung kanto pero hindi naman siya matalas at komportable pa rin namang hawakan. Now pag-usapan naman natin yung display. Meron tayo ditong 6.53-inch LCD, HD Plus or 720p ang resolution at standard 60Hz lang din ang refresh rate. So wala namang espesyal sa display nito. Ito lang talaga yung display na inaasahan natin sa ganitong presyo. At okay naman, maliit lang yung notch, hindi gaanong makapal yung bezels, okay din yung viewing angles, responsive, sapat naman yung brightness at maganda rin yung kulay. Hindi siya ganong katingkad pero pwedeng-pwede na at may enjoy pa rin talaga natin sa parehong gaming at media consumption. Sinubukan kong manood ng mga YouTube videos dito at maganda naman, kahit na 720p lang hindi naman pixelated tignan. Yun nga lang, nung chinek ko yung Widevine security level nito, level 3 lang siya kaya SD lang ang maximum playback resolution kapag nanonood tayo sa Netflix. Hindi rin kagandahan yung sound quality ng speaker. Well, may intindihan naman natin yung mga sinasabi ng mga pinapanood natin. Pero kung pang sound trip, isasuggest ko na gamitin na lang natin yung mga headset natin. Total meron naman tayong headphone jack. Now isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito ay yung software. Stock Android 11 ang gamit ng Humidigy at di hamak na mas maganda yung ganito kumpara sa iba na meron ngang sariling UI or skins pero sandamakmak naman ang ads and bloatwares. Dito sa Humidigy A11, halos wala na talagang naka-install na apps at hindi ko rin na-encounter dito yung mga nakakairitang ads kapag nag-i-install tayo ng mga applications sa Play Store. At bukod pa dun, kumpleto rin to pagdating sa features. Dark mode, gesture navigation, at syempre meron din tayong option para i-enable yung app drawer. Medyo kulang in terms of customization,
but still isa pa rin to sa mga phones na may pinakamalinis na software. Okay, so usapang performance naman tayo. Itong Humidigi A11 ay merong MediaTek Helio G25 na processor, hanggang 4GB ang RAM at hanggang 128GB naman ang internal storage. Nakakuha tayo dito ng around 92,000 points sa AnTuTu benchmark na medyo mababa, pero pagdating naman sa actual performance, eh hindi na rin naman masama. Siyempre sa ganitong price, eh hindi naman tayo makakapag-expect ng sobrang gandang performance. Itong Helio G25 ay sapat lang talaga para i-run yung mga apps na madalas nating ginagamit. Mga social media apps, productivity apps, at konting gaming na rin. YouTube, Facebook, Gmail, at Messenger, wala tayong problema. At sabi ko nga, capable din for gaming, wag nga lang talaga tayong mag-expect ng sobrang smooth na gameplay at mataas na graphics. Malalaro natin ang Mobile Legends at high settings with HFR. Hindi tayo makakakuha ng stable 60 FPS, pero very playable naman at may enjoy pa rin talaga natin yung game. Malalaro din natin ang Call of Duty Mobile sa low settings. At pati na rin ang NBA 2K20. Asahan lang talaga natin na may ma-encounter tayong frame drops from time to time. So again, hindi siya ideal for competitive gaming, pero mabibigyan naman tayo nito ng maayos na performance as long as bababaan natin yung graphics. May built-in thermometer din itong A11 at naging tatak na ng Humidigi ang paglalagay ng thermometer sa mga phones nila. Now, sa akin okay siya as an additional feature, pero hindi ko talaga siya kailangan sa phone ko. Lalo na't hindi rin kasi ito ganun ka-accurate. So pwede nating gamitin para i-check ang body temperature natin, pero for reference lang. Ang ending, gagamitin pa rin talaga natin yung mga thermometers natin sa bahay para lang makasigurado tayo. 5,150 mAh ang battery nito at matagal maubos yung battery na yan. Nakakakuha ako dito ng around 7 hours of screen-on time, so kung more on Facebook at YouTube ka lang naman, eh hindi malabong magamit mo to ng 2 araw sa isang charge. At speaking of charging, nasa 2 oras lang din ang charging time nito from 0 to 100% at mabilis yan para sa isang entry-level phone. Now in terms of camera naman, meron tayo ditong triple camera setup, 16-megapixel main shooter, 8-megapixel ultra-wide at 2-megapixel macro. And honestly, hindi siya ganun ka-impressive. Well, maganda yung kulay at decent naman yung overall quality, lalo na kapag maliwanag talaga sa area at pwedeng-pwede na rin kung pang-post lang naman sa social media. Pero minsan nakukulangan talaga ako sa sharpness and details. Now alam kong budget phone ang hawak natin ngayon, pero may ibang mga phones na rin kasi tayong nasubukan, nakapresyo nito, pero nakakapagbigay ng mas magandang photos, kaya masasabi kong isa to sa mga dapat i-improve ng Humidigi sa mga susunod na release nila. Now para naman sa videos, makakapag-record tayo hanggang 1080p 30fps at dito masasabi kong maganda yung quality. Walang stabilization so medyo maalog talaga yung footage, pero maganda yung kulay, detailed at pasadong-pasado na para sa presyo. Ito naman yung video quality gamit ng front-facing camera nitong Humidigi A11. Hanggang 1080p 30fps at wala tayong kahit anong image stabilization. Okay, so overall masasabi kong panalong phone din itong Humidigi A11 para sa presyo. Yes, medyo nakulangan ako sa camera at sa speakers, pero usable pa rin naman at hindi naman sobrang pangit. Decent din yung display at yung performance for the price. Kaya namang i-run yung mga apps na ginagamit natin for productivity, online class, social media at konting gaming na rin. Idagdag pa natin dyan yung malinis na software, yung very useful na shortcut key, naka-USB Type-C,
Side-mounted na rin ang fingerprint scanner, panalo rin yung battery and charging, at para sa akin ito rin yung may pinakamaganda at pinaka-premium na design sa lahat ng mga phones under 6,000 pesos. Kaya kung importante din sa'yo yun, eh dapat talagang nasa listahan mo rin itong Humidi GA11. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!